Sa fairy tale o pelikula lamang natin nakikita ang kagandahan ng isang palasyo o kastilyo dulot ng isang imahinasyon. O di kaya'y sa mga aktibong Disneyland na talaga naman binigyan ng oras upang lalo itong maging fantastic at magical sa publiko. Ngunit sa kabila nito may ibang abandonadong kastilyo rin ang nagkukubli ng kagandahan at may misteryong kwento sa likod nito. Bannerman Castle, Paul Lepel Island, New York. Nagtayo si Francis Bannerman VI ng isang malaking espasyo sa pag-iimbak matapos bilhin ang surplus ng militar ng Amerika mula sa digmaang Espanyol. Ang Paul Lepel ay isang salitang Dutch na nangangahulugang palayo sandok. Ang Paul Lepel Island ay isang 6.5-acre 26,000 square meters na walang nakatira na isla sa Hudson River sa New York. Ang pangunahing tampok sa isla ay ang Bannerman's Castle, isang inabandunang surplus na bodega ng militar. Ang Paul Lepel Island ay nakatagpo ng mga Europeo sa unang pag-navigate sa Hudson River ng mga unang Dutch settlers sa lalawigan ng New York sa Northern Gate ng Hudson Highlands. Sa panahon ng Rebolusyonaryong Digmaan, tinangka ng mga makabayan na pigilan ang mga British na dumaan sa itaas ng ilog sa pamamagitan ng paglalagay ng 106 na chevaux de frise, mga patayong trousseau na may dulong bakal sa pagitan ng isla at plumb point sa kabila ng ilog. Hindi rin napigilan ng mga hadlang na ito ang isang British flotilla na sunugin ang Kingston noong 1777. Gayunpaman, karamihan sa kastilyo ay nawasak kasunod ng isang napakalaking pagsabog ng mga bala noong 1920. Pagkatapos noon, ang mga labi ng kastilyo ay inabandona. Kalaunan ay pinirmahan ni General George Washington ang isang plano na gamitin ang isla bilang bilangguan ng militar, gayunpaman, walang katibayan na ang isang bilangguan ay itinayo doon. Dundas Castle, New York. Matatagpuan sa 609 Craigie Clare Road, Roscoe, New York. Ang eleganteng kastilyo ng New York ay idinisenyo ng arkitekto na si Bradford L. Gilbert para sa kanyang asawang Scottish si Anna Dundas. Ngunit bago pa man makumpleto ang istruktura, namatay si Gilbert at ipinasok ni Dundas ang sarili sa isang sanatorium. Kaya hindi sila nagkaroon ng pagkakataong manirahan dito, may mga alamat tungkol sa multo ng Dundas na gumagala sa mga bulwagan ng inabandunang kastilyo. Kasalukuyang tahanan ni na Sir Jack at Lady Stuart Clark, ang tunay na Scottish castle na ito ay ginawang 5-star na exclusive use venue. Miranda Castle, Belgium. Ang Count Lyde Kirk Beaufort, isang Belgian na aktivistang politikal, ay napilitang umalis sa kanyang tahanan at lumipat kasama ang kanyang pamilya sa isang kalapit na lupain noong Rebolusyong Pranses. Noong 1866, ang arkitekto ng Ingles na si Edward Milner ay inatasan na magtayo ng isang bahay sa Tag-init. Ngunit bago natapos ang kastilyo, namatay si Milner. Pagkatapos noon, ang kastilyo ay nagsilbing kampo para sa mga Nazi noong World War II, isang holiday camp sa ilalim ng National Railway Company ng Belgium, at isang bahay ampunan. Sa wakas, ang kastilyo ay inabandona noong 1991 dahil sa mataas na gasto sa pagpapanatili. Noong Oktubre taong 2017, ganap nang na-demolish ang kastilyo. Kilchurn Castle, Scotland. Itinayo noong kalagitnaan ng 1400s, ang Kilchurn Castle ay nagsilbing tahanan ng ilan sa pinakamakapangyarihang tao sa Scotland. Ang Kilchurn Castle ay isang wasak na istruktura sa isang mabatong peninsula sa hilagang silangan na dulo ng Loch Awe, sa Argyll at Bute, Scotland. Ito ay unang itinayo noong kalagitnaan ng 15 siglo bilang base ng Campbells of Glenorchy, na nagpalawak ng parehong kastilyo at ang kanilang teritoryo sa lugar sa susunod na 150 taon. Matapos ang mga Campbell ay naging Earl ng Breadalbane at lumipat sa Taymouth Castle. Ngunit sa kabila ng kapansin-pansing lokasyon nito, inabandona ito noong 1700s at ang Kilchurn ay nawala sa paggamit at wasak noong 1770. Ito ay nasa pangangalaga na ngayon ng Historic Environment Scotland at bukas sa publiko sa Tag-Araw. Nananatiling isa lamang pangunahing lokasyon sa pagkuha ng litrato. Bodiam Castle, England. Isa sa pinakaromantikong at kaakit-akit na kastilyo ng Britain, ang Bodiam ay itinayo noong 1385 ni Sir Edward de Langrig, isang dating kabalyero ni Haring Edward III at sinasabing itinayo upang ipagtanggol ang lugar laban sa pagsalakay ng mga Pranses noong daang taon na digmaan, ang kastilyo ay nakaligtas sa ilang digmaan bago ito tuluyang inabandona. Ngayon, nakatayo ito bilang isang tanyag na atraksyong panturista sa England. Ang Bodiam Castle ay ginamit sa Monty Python at ang Holy Grail 1975 sa isang pagtatatag ng shot na kinikilala ito bilang Swamp Castle sa Tale of Sir Lancelot sequence. Dati itong ginamit para sa paggawa ng pelikula ng Camelot, isang episode ng The Goodies broadcast noong 1973. Whitley Court, Worcestershire, England.
Ang pinakamaagang gusali sa site ay isang Jacobean brick house na itinayo ng pamilya Russell. Pagkatapos ng Civil War, ang bahay ay naibenta kay Thomas Foley, 1616 hanggang 1677, isang iron master. Noong 1735 ang Thomas Foley, 2nd Baron Foley, 1742 hanggang 1793, ay nagtayo ng isang bagong simbahan ng parokya sa kanluran ng patio na ito, isang gawaing sinimula ng kanyang ama. Sa ikalawang kalahati ng 18th siglo ang parke ay naka-landscape. Kasama dito ang paglipat ng nayo ng Great Wheatley, na masyadong malapit sa timog na harapan likod ng bahay. Ang 19th century palatial na Wheatley Court ay hindi kailanman ganap na nakabawi sa dating kaluwalhatian pagkatapos ng mapangwasak na sunog noong 1937. Pagkatapos ng ilang pagpapanumbalak sa malaking ari-arian, ang abandonadong lugar na ito ay nagsisilbi na ngayong lugar ng turista. Maaaring maglibot ang mga bisita sa mga hardin at makita ang malaking fountain ng Perseus at Andromeda. Dome Homes, Florida. Medyo malayo sa baybayin ng Marco Island sa Cape Romano, Florida, ang Dome Homes ay isang istruktura na itinayo bilang isang bahay bakasyunan. Gayunpaman, ang mala-alien spacecraft na istruktura ay kalaunan ay naiwan kasunod ng serye ng mga bagyo at ang bumababang baybayin. Isang abandonadong bahay na binubuo ng 6 na dome-shaped modules sa stilts na matatagpuan humigit kumulang 300 talampakan 71 metro offshore mula sa Cape Romano Island, timog ng Marco Island, sa 10,000 islands ng Collier County, Florida. Ang Cape Romano Dome House ay itinayo noong 1982 ng retiradong independenteng producer ng langis na si Bob Lee. Ang bahay ay ilang beses na nagpalit ng owner kasama ang pinakahuling ownership ng estado ng Florida mula noong 2018. Noong September 28, 2022, ang mga istruktura ay lumubog sa ilalim ng tubig dahil sa Hurricane Ian. Hindi lahat ng malapalasyong lugar ay may happy ending o may magical story. Ang iba ay nagbibigay ng kahiwagan at malahistorical na istorya. Gayunpaman, nanatiling sadyang makatawag pansin pa rin ang kaakit-akit na kagandahan ng mga ito na talaga naman tatatak sa ating mga puso at isipan.